Magandang araw at welcome po ulit dito sa RAS Motor Repair. Bali, ito po ang aming gagawin ngayon, mga sir. Wave dash. So, ang problema po nito, itong kanyang fuel gauge. Bali, ang nangyayari po, minsan di siya gumagana. So, i-check po muna natin dito sa kanyang floater gauge. Ito po yung floater, itong nasa tangke niya. So, para makasigurado po tayo na siya talaga ang sira, i-check po muna natin itong connection niya. Kung gagana dun sa may panel. Kasi may mga pagkakataon din naman po na panel yung sira. So, ang baseline po natin dito, o ang una po natin kukuha na ng linya para mag-check tayo, yung color green. So, kailangan nyo lang po ng kapirasong wire dito para pan-check natin. So, unahin natin doon sa yellow. Basta tingnan nyo po yung panel kung gumagana siya. So, kailangan po maabot niya ng sagad yung pull. Yan po natin masasabi na okay siya. So, okay. Tapos sa kabila naman po tayo, ito po yung puti at saka yung blue. Basta yung baseline nyo po na kulay, yung color green. So, dito nakikita nyo naman, bumaba na siya papuntang empty. So, this time po, nakakasigurado tayo na yung floater gauge ang sira, hindi po itong panel. So, next po natin, bubuksan na po natin itong floater gauge niya. Pwede nyo pong sikwatin lang ng screw o kaya gamitan nyo ng long nose paikot. So, ito po yung floater gauge. Kung napansin nyo po, mahirap na siya tanggalin. Ito naman ay normal na kasi sa tagal na ng motor, matagal siya nababad sa gas. Nag-expand na po siya. So, pipilitin lang natin siya matanggal. Ito po yung nasisira dito yung contact niya. Kasi kung mapapansin natin minsan, ayan, malakas na yung alog niya. So, i-check pa rin po natin siya ng actual. So, ayan po. Ang reaction niya, konting-konti lang. Andudun pa rin sa pula yung gauge natin. Ibig sabihin, hindi na siya responsive. So, bali ito po ang ipapalit natin. Original din po ito. Ang presyo niya ay around 700. So, bago po natin siya ikabit, syempre, i-check po muna ulit natin para iwas sa blay. So, iangat lang po natin yung ano. Paangat po ito. So, ayan, napapansin nyo po, umaangat na yung float, yung gauge natin. Naka-steady lang po ako pataas. Dahan-dahan po yan aangat. So yan, medyo mabagal lang siya pero umaangat siya. So subukan naman po natin pababa. Ayun, okay na po siya. Functioning. So, dahil okay na po siya at nakita naman natin gumagana na, pwede na po natin siya ikabit. Bali po ito, may guide naman po siya. Hindi na kayo maliligo sa pagkabit niya. So, ilalako lang po siya. So, okay na. Next natin yung wire connection na lang.
So ayan, kasi marami na siyang gas. Ayan po, nakita nyo, pumapalo pa siya. So ayan po, okay na siya. Maraming salamat po sa panonood ninyo at hanggang dito na po.